Hi guys, ako nga pala si Nick at ito ang Nickreation channel. So ngayon mag-feature ulit tayo ng panibagong NFT game. So ito nga yung Tank Battle. So marami na itong review online guys. Pero syempre ngayon guys, nagkaroon tayo ng opportunity na magkaroon ng access dun sa demo game nila para mapakita lang din natin ano ba yung experience na pwede nating makuha dito. Pero bago natin gawin yan, syempre pag-usapan natin yung overview ng game na to para masabi natin na legit din tong game to. Pero syempre bago tayo magsimula, kung bago ko pa lang sa Nickreation and gusto mo pong makakita ng mga NFT related content, so munang kalimutang i-click yung subscribe button and yung notification bell na rin para updated ka sa mga bago pa nating mga videos. So itong Tank Battle, so yung gumawa nitong game na to are people na experience talaga sa paggawa ng mga traditional games. Kaya nga nakalagay dito, yung Gosu Corp is a leading game studio in Vietnam with many well-received game product. So itong nakikita natin sa background, yun yung example yata ng game na napasikat nila dun sa country nila or online. Other than that, yung pinaka-blockchain nila, experience din yung involved dito. Sila nga yung Akaching na nagpo-provide din sila ng blockchain services pati dun sa mga Fortune 500 customer. Pag sinabing Fortune 500 customers, yun yung mga talagang known brand na or known box, company. So ito yung team nila guys. So fully docs yung team nila. So it means na talagang in terms of legalities and accountability, talagang pinapakita nila yung mga sarili nila dito sa project. So ito pa, yung ibang mga members nila, yung mga nakakausap natin dito is si Jenny Vu. So ito rin mga known sila, part sila ng Akaching or ng Gosu Corp. So in short, tinataya talaga nila yung mga reputation nila dito sa project na to, no? So ito rin yung mga advisors nila, mga CEO, COO, and director ng mga known companies sa Vietnam. So yun guys, magkakaroon dito ng iba-ibang mga tanks. So iba-iba yung tawag nila, may heavy tank, may medium tank, and light tanks. Tapos meron ding tank destroyers, self-propelled gun, tapos yung support tanker. So lahat yan, nagkakaiba-iba yan ng mga skills, attributes, kung ilan yung mga stats nila. So sabi nila dito, gusto talaga nila yung game nila. Bago ka pa pumasok dito, mag-research ka muna about sa game nila para ma-ensure na strategic din yung pagbili mo ng mga tanks mo dito. Kailangan mo siya i-position ng maayos dun sa mga slots. Every battle na pupunta ng mga tanks mo. So, dito nga, ito yung mga attributes, HP, defense, attack, yung AOE. So, ito daw yung ability to deal with massive damage, critical, dodge, accurate, and pierce. So, ito naman guys, nagkaroon din sila ng mga tank modules dito. So, parang yung mga NFT nila, nakahati yan sa different parts. So, ito nga yung truck, engine, chassis, and turret. Pero parang yan na rin yung trend ngayon, no? Yung mga NFT, pwede mong iswap to NFTs din. Sa kanina nga parang nabibreakdown nila yung isang NFT to 4 parts din. So, meron din silang gold, gems. So yung gold nila, ito yung parang in-game rewards nila na pwede mong i-convert to yung token nila, yung TBL. So malaking bagay na to para sa kanila para walang gas fee doon sa game nila. Mga usual na processing na lang yung may gas fee like yung minting. And then gems, pwede ka rin makakuha nito. Pag naka-achieve ka yata ito 100 gems, pwede ka na makakreate ng gem box. So yung gem box kasi, pwede kang makakuha dito ng tank modules, ng tank, ng mind stone para more chance of getting legendary na tank, tapos yung EXP booster din. Right, so game overview, so minimum squad to join is 1 tank and yung maximum is 5 tanks. So the squad's arrangement, important yon para magkaroon ka ng chance na manalo. So sabi rin nga nila dito, hindi advisable na pare-pareho yung type ng tank mo kasi malaking chance na matalo ka since may kanya-kanya yung mga strength. Kasi gusto rin nilang i-promote dito yung aside from strategy, yung teamwork din. So magkakaroon sila dito ng iba-ibang mga game modes, yung PvE, alam niyo na yun guys, PvP. Ito yung maganda, magkakaroon sila ng Alliance War. So yung Alliance War na to, parang may kanya-kanyang mga territory. Tapos may maganda nga dito guys, pag ikaw yung pinakamalakas sa isang territory, magtatak sila sa'yo. And kung ikaw naman, wala ka, hindi ka may-ari ng isang territory, so sasali ka din sa Alliance, ikaw naman yung magtatak dun sa territory. And then magkakaroon din sila ng tournament, so meron din yung mga rewards na gold, gems,
to pre-order NFTs. So marketplace, so meron din tong mga fees. Syempre that's crucial din as long as merong mga activity sa marketplace and may fees. Diyan kinukuha ng dev yung mga para sa in-game reward pool, which is 40% yung target nila. 20% sa liquidity para din sa mga rewards din, and then game development 40%. Tuloy-tuloy pa rin yung mga pag-release ng mga features nila. Alright, so yung market nila, pwede kang mag-auctions. I think kaka-release lang nila ng feature na to. And then trade NFT, tank leasing. So alam nyo na to guys, yung tank leasing, alam natin gano'ng ka-trending din ngayon yung mga scholarship system na pwede kang magpa-rent ng mga tanks natin. Game features, so nga, meron silang inventory, which is usual para i-manage natin yung mga NFTs na meron tayo. Something na unique din sa kanila, itong garage. So dito sa garage, parang durability restoration siya. In a way, parang ano to eh, pag nawawalan ka na ng energy, so lagay mo muna doon para magkaroon ka ng energy, makalaro ka ulit sa next game. Pero pwede mong bilhin yon, yung durability na yon, para makalaro ka lagi kung gusto mo pa. And then yung lab, so dito ako mag-update ng tanks, ng tank stats and equipment. Mamaya silipin natin yan. And then farming, so research tanks in exchange for gold and gems. Ito na yung anti-inflation mechanism. So NFT quantity controlling. So elite tank, hindi na kailangan i-recycle yon, parang eternally mag-stay na yung tank na yon kung sino man yung mga makakakuha na. And then yung reaper tank naman. So based on rarity and level, so meron yung mga limitation. So nakita nyo naman dito guys yung knowledge ng mga tao behind this game, no? So medyo advanced na rin sila how they can adapt yung mga features from the previous games, and then mag-initiate din ng approach nila para ma-ensure na maging sustainable pa yung game na ginagawa nila. So kasi nga dito meron din silang reward lock, so parang at certain number of days, portion pa lang ng token rewards may pwede mong putin, which is nangyari na rin ito sa ibang game. So in the 50, parang dun pa lang yata magiging 100% yung makiklaim mo. So tsaka pag hindi mo rin kinlaim yung tokens mo ng 10 days or more, so meron ka pang mga bonus na pwedeng kuha. So parang 10th day, 15th day, 20th day. So ito parang approach nila for staking. Parang maiwasan yung mga selling pressure. Token burning, so yun nga yung mga NFT sales nila kapag ginamitan nyo ng TBL. Parang sa, I think sa ano nila yun, yung mga second sales nila. Yun, i-burn nila yung mga gagamitin na tokens na pambili doon. Yun nga guys, in a span of parang 24 months yata, actually 36 months kasi yung parang mga first year nito maraming mga cliff dito, mga locking ng mga tokens. So total number ng tokens sila 1 billion, and as mentioned nga nasa BSC network sila. So para sa mga updated na roadmap, I think makikita natin yan dito sa kanilang website. Ayan. Ayan yan guys, so tapos na yung gameplay version 1 release, Android version, tsaka itong auction feature nila. Next na hinihintay natin is yung CX listing, tapos yung other modes ng game nila. So yun nga, quarter 2 siya mangyayari. So follow lang natin to yung mga nasa website nila para updated tayo. Alright, so that ends yung pinaka pitch deck nila. So yun yung mga high level information. Kung gusto nyo mag-join dun sa mga social media links nila, so nasa website naman nila yan guys. Ayan, dito. So actually, check na rin natin yan. Yung followers nila sa Twitter guys, 147,000. Medyo malaki na talaga itong community na to. Yung market size, okay. Diba? So sa Discord naman, nung sinilip ko to nung nakaraan, actually nandito na ako sa loob nito. So kung pupunta tayo dito sa Discord nila, nasa 75,000 na yung community size nila. Alam na natin gaano ka-important yung size ng community. So yan, medyo malaki na rin talaga. Yung hindi natin nakita sa pitch deck, I think eto, yung partners and investors, yung mga kilala ko dito, etong Odiana, yung Safe Launch, Dreamboat, Upstar, yung mga kilala ng mga venture capitals na. Of course, yung sa mga partner nila, yung Oxbull, so kilala natin yan. And then yung B-Swap for the decentralized exchange din. So yan, yun, malalaki talaga to guys. And audited din sila ng VeriChains. So meron na rin silang contract audit. Signed to na mga legit talaga yan. And meron din silang mga open positions dito, project manager, blockchain engineer sa Solana, tsaka senior 3D artist. Kung gusto natin guys na pag-apply dyan, so apply na kayo guys. Ito, jobs@tankbattle.com.
ko. So guys, ito na nga pala yung demo account natin for Tank Battle. So mag-login lang tayo dito. Alright, so nandito na tayo sa mismong game natin. So isa-isahin natin yung mga nakikita natin ng mga features or buttons dito sa game na to. So ito yung info natin. So pwede natin yata palitan yung pangalan natin dyan. Pero since demo account to, wala tayong option para dun. Tapos ito, level. Ito naman kung ano yung siguro trophies natin sa cup, sa tournament. Ito kung ilan yung wins natin sa stats. And then sa PBE, kung nakailang stars na tayo na nakukuha. Ito yung mga tank na pinahiram sa atin. So meron yan kanya-kanyang mga energy and strength dito. So mamaya tingnan natin yan. And then ito yung gems, tapos yung gold natin. Alright, so yan yung makikita natin dyan. And then ito yung shop. So hindi siya gumagana, pero dito kasi guys sa website nila, so makikita na natin dito yun. Ayan, so nandito yung marketplace natin. And then dito rin pala guys, pwede tayo mag-create ng profile natin. And then dahil nga free to play din to, which is gustong-gusto natin para sa less risk, diba? Meron tayong makukuha na dalawang tank pag nag-create tayo ng account. So same creation lang naman ng account, may makukuha ka rin na code sa email mo for security, and that's it. Yun na yung pang-login. So yun yung market natin. So makikita natin yan. Mamaya balikan natin yan, pero dito muna tayo ulit sa game natin. So tanks, ito nga yung tanks na mga meron tayo. And then makikita natin dito yung mga profiles, yung level, yung power. So yan, andito rin yung ID, yun yung info natin. So ito naman yung mga skill attributes. So andito naman yung parang, I think, difference kapag ka base value tsaka kung meron kang additional na rarity. And then ito yung experience para mag-level up. Yung mga nakita natin dito. Ngayon, mga potential points siguro sa pag-upgrade kapag meron tayong nakuha. And then itong settings wala. Ito wala. Then ito guide. Then parang siguro guide to kung ano yung mga pwede natin na i-upgrade based sa system. So depende sa atin kung ifo-follow natin. Right? So yun na yun. Ito na yung mga tanks natin. So balik tayo. Yun yung tanks. And then inventory coming soon. So dito yata. Ganun din siguro makikita natin dito yung mga NFT natin. So for the social element. So yun. Pwede ka lang mag-chat dito. Dito naman guys sa combine. So ayun. So pwede tayong mag-combine ng mga modules na meron tayo. Depende siguro dun sa mga hawak natin. So balik tayo dito sa game ulit. So ito naman yung lab. So dito tayo mag-upgrade nung mga gamit natin. Like for example, ito ang si LT Perseverance. Since meron tayong 17 gems, ayun, pag nag-level up daw tayo ng 10, yung mga plus na makukuha natin. Pero yun, yung lab, dito tayo magpapataas ng level natin. Ito rin yung mga buttons na to so far, hindi gumagana dahil wala naman tayong packs. So hindi natin yan magamit. So upgrade tank, wala pa, puro coming soon pa lang itong mga nakikita natin. So ito yung garage pala, sorry guys. So ito yung garage. So dito natin ilalagay yung tanks natin para mapataas natin yung durability ng mga tank natin kasi nababawasan yun depende dun sa win or lose natin sa mga matches. And kung gusto natin na madaliin yon, so pwede tayong gumamit ng gold. Right? So, yun na yun, guys. Sa lab. Sa event, coming soon pa rin yan. Sa arena, coming soon. So, ito na yung choice natin, yung campaign mamaya. Pero ito, try muna natin kung settings, coming soon. Rank, coming soon. Quest, coming soon. Email, coming soon pa. So, ito, sound and music. Kung gusto natin i-enable, disable, then log out. So, ito na yata yung last, ano natin, button natin dito, yung campaign. So, ito pa lang yung initial na accessible sa demo. As usual, merong mga maps dito. So, piliin lang natin itong unang map, tapos mag-battle tayo. So, yung reward dito, 3 XP, and then 1 to 2 gem. So, kasi pag naka-100 data tayo ito, guys, makaka-unlock tayo ng panibagong tank, yung gem box. Or yung gem box, depende kung ano yung makukuha natin. Alright, so try natin to, battle tayo. So, ang kagandahan dito, guys, makikita natin sino yung kalaban natin. Ayan, di ba? Pero yung sa atin, sa side natin, pwede rin natin ayusin. So, tingnan lang natin sino yung mga pwede natin gamitin. Mag-base tayo sa rarity. Pero, parang nakaselect na eh. Ayun, pwede na silang palitan. Try natin yung iba. Kaso walang durability yung iba eh. Ito ba yun? Yung percent. Yan yata yun eh. Tingnan natin kung gagaan. So, try na natin. Yan na yung best ano natin. Hindi na natin inayos pala yung position nun. Pero pwede na yan. Isa lang naman yung kalaban natin.
eh. Pero pag maglalaro kayo, guys, kailangan niyong ayusin yung position. Siguro yung tank. Tapos naman agad, guys. Grabe. So, pwede mo pang i-fast forward yun. Pero, natapos natin ang 3 star. Mismatch. Grabe. So, ito, level 3. Try natin. Sige, ngayon, galawin na natin. Try natin. Actually, guys, pag pumunta kayo dito sa... dito sa white paper nila, makikita natin yung itsura. So, heavy tank yan. So, pwede nyong basahin ano ba yung characteristics niya. So, ito, capable of withstanding damage kapag ka nasa front line. So, meron ba tayo yun? Ito yun eh, no? Oo, yan yun. So, yan yung ilalagay natin sa front line. Well, noob tayo guys eh. Hindi pa tayo magaling. Pero tingin ko, sobrang mismatch pa rin. Limang sit eh. Oo, di ba? Tapos agad. Grabe, mamatay na tong front natin. Pero nanalo ta. So, yun lang guys. O, makakuha tayo ng 10 na gem. So, yun pala guys. May balik tayo sa home. Tapos try natin na magpa-level up. Kasi marami tayong gems. Pwede na kaya ito? Hindi pwede. Try natin yung iba. Hindi rin siyang gumagana. Pero yun lang guys. So makita naman natin na okay yung performance ng game. Tapos ngayon hinihintay pa natin yung ibang mga features ng game na to. So ito maglagay tayo dito na nag 65 lahat yun. No? Pag nilagay ba natin to? Ano ba? Ayan. Hindi yan pwede. So ito siguro. Ayan. Yung mga zero yata. Ganun kaya yun. So yan. Yun lang guys. So ito yung game na yun. And since beta pa lang to, marami pang mga hindi okay. Alright guys, so I think yun lang muna yung high level information nito. Balik tayo dito sa pinaka marketplace natin. So kung gusto nga natin maglaro, natin itong play. As alam ko, magpa-prompt dito yung pag-create natin ng account. And then ilalagin lang natin yun kung nakagawa na tayo. Dito pwede rin tayo mag-report ng mga bugs. Okay, so pag may login tayo yan, malalaro na natin yun dyan. So move naman tayo sa mga tanks. So ito naman yung mga tanks na for familiarization, yung nasa white paper din nila. Kung gusto nyo makita lang yung mga description, comparison with other rarity, so makikita natin yung preference. In terms of staking naman, so ito guys, pwede kayong mag-stake dito. Nag-visit ko to nung nakaraan eh. So ito yung live, yung isa ended na yon. So pipili lang yata kayo dito kung saan kayo mag-stake. Gusto mo mag-stake, so ito yung i-click nyo na part. So kunyari, 6 months. So ito yung mga kung ilan yung na-deposit mo, ilan yung reward mo, and ilan yung nakuha mo at na-withdraw mo. So, pero coming soon pala yun. Coming soon. Ito nag-end na yung 30 days. Ito nag-end na yung 7 days. Tapos ito nag-end na rin. And then lastly, ito na yung lottery nila. So lottery, parang lotto guys. So pwede kang bumili ng ticket and then meron din siyang 6 digits. So yun lang guys. Ako hindi ako mahilig tumaya sa mga ganito. So ayan, depende sa mga ilan yung may hit mo, may price ka pa rin. Alright guys, so yan po nagtatapos ang ating discussion about dito sa tank battle. So nakita naman natin kung gaano sila ka-experience and then may working game na rin. Also, malaki na rin yung community nila dito. So depende na lang talaga kung paano nila i-market to tsaka ilan pa yung mag-a-adapt dun sa game. Kaso ngayon, ang challenge kasi natin ngayon, yung iba nakatingin din talaga sa token, sa ROI, kaya medyo mahirap mag-build din ng community dito. Pero kung magagawa nila yung lahat ng mga nasa white paper nila in terms of the alliance war, the tournament, and gameplay experience din dito, and social elements, baka sumikat din tong game na to. Kasi yung team din naman nila sa background, they are capable of delivering yung traditional game and at the same time yung blockchain din. And also guys, yun nga, share ko lang dito sa taas. So yun nga, sabi nila yung achievement nila, yung user growth nila lumalaki ng 150% globally. So sana magtuloy-tuloy yun. And kung meron kayong mga questions or suggestions, yun, lagay nyo lang sa comment section. And sana napaliwanag natin maayos tong game na to. And kung okay kayo dito, huwag nyo nakalimutan na i-like and subscribe and hit na rin yung notification bell.